Guys, what is up? This is Dexter from Dexter Plays PH. And sa video na to, gusto ko lang kayong bigyan ng idea kung paano ba gumagana yung airdrop scam bago pa tayo mabiktima. No? So, shoutout po pala sa kay Boss Mayor for sending me information about this and for, you know, contributing to our community by sending us information na kagaya nito na pwedeng marami ang maka-benefit at makaiwas sa pagiging biktima nitong airdrop scam. And paano ba gumagana to, no? So first na mangyayari, guys, ito tayo na naman sa ating napaka high-tech na Microsoft Paint. Well, the first thing na mangyayari is, let's say meron kang wallet, right? Ito yung MetaMask wallet mo. And all of a sudden, merong pumasok sa iyo na token na marami. Okay? Usually maraming token yung ipapakita nila na magiging laman ng iyong wallet. So ito yung tinatawag na nag-airdrop sila ng token going to your wallet. So from here, sabi mo, uy, teka, parang ang swerte ko yata, ah. Ang jackpot na ako dito, kasi usually kunwari, no, yung air ito token airdrop nila sa iyo will amount to how many BNBs, right? Like let's say 20 plus BNB pag chinek mo, kunwari sa example lang to, guys, ah, pag chinek mo ito, let's say sa PooCoin. Okay? PooCoin or CoinGecko. So ibig sabihin nito, guys, hindi ibig sabihin na nasa CoinGecko na or nasa PooCoin eh legit na ang mga tokens, kasi doon nga maraming tao ang nabibiktima, no? For example, meron tayong isang project. Let's say si Project A, no? Project A. Si Project A, which is tawag natin si A token na legit, pwedeng magkaroon ng A token na duling. Okay, ibig sabihin yung fake. Alright? So, minsan kahit na makita mong nandiyan na sila, pwedeng mga fake sila. So, ano mangyayari? Usually, pag ikaw na airdropan, check mo nga sa PooCoin or CoinGecko, marirealize mo na, wow, ang swerte ko, meron akong ganito karaming tokens out of nowhere. And pupunta ka sa CoinGecko or PooCoin para i-trade na ito. Diba? Kunwari, yung scam token, tawagin nating scam token, no? SEM token. Kunwari, SEM token. Pero what I'm trying to say here, guys, ha, is yung token could be named just like a legitimate token. Diba? Just a legitimate token. So parang same name, ganyan, same whatever, pero iba siya. Peke pala siya. So ganun, guys, ang mangyayari. So, yun, pag trade na tayo, sasabihin niya, o convert your BNB, ay your scam token to whatever BNB, kala mo, panalo ka na. Pero ang mangyayari, magkakaroon ng error. Okay? Once you try to convert, there will be an error. Sasabihin niya, go to website to redeem. Something like this, right? Papapuntahin ka niya sa website to redeem. Ganyan lang sasabihin niya sa'yo next step mo na gagawin. So, ikaw naman, syempre, sabi mo, ay, teka, jackpot na ako. Let me check that website and redeem. So, ang mangyayari, pag nasa website ka na, guys, ito kunwari, no, website na. Type lang natin, ha, website. Sasabihin niyang ganyan, 'di ba? Merong button na lalabas, guys. Or may somewhere along that website may button. Itong button na 'to, no, sasabihin na nitong button na 'to, connect. Okay, button. Button. Sorry, sasabihin na nitong button na 'to, connect to your MetaMask, approve. Yan, sasabihin niya approve something. Basta the wordings could be different, but it will say approve by connecting to your MetaMask to be able to redeem this. And itong malupit dito, guys, dito na pupasok yung pinaka-scam, no? While this approval step happens, dun sa contract na ina-approve mo, kasi contract yung ina-approve mo dyan, eh, somewhere along the line, somewhere along the codes of this contract, eh, sinasabing ina-allow mo na i-withdraw yung funds mo. Just like what happened to LOR before, no? Yung Lord of the Rings na scam, na maraming na scam, pati tayo na scam tayo doon, na rug pull. Eh, inallow natin yung contract nun, yung website na yon, dun sa ating token, let's say, swap this to BNB or USDT or whatever, pwede na nilang i-withdraw yung iyong pera. Kaya pagtingin mo sa iyong wallet, nalimas na. So, ganun po nangyayari yun. So, paano mo ma
iiwasan to? First and foremost, make sure na tama yung mga coins mo. And itong mga ini-airdrop na to, pag chinek mo sa PooCoin, di ba, or sa CoinGecko, make sure na legit sila at hindi sila yung mga peking tokens. Pangalawa, kapag nakita mong may ganito na, no, pinapunta ka sa website mo, let's say, ito yung ating MetaMask, right? Punta tayo sa MetaMask na. Kunwari, ayan yung MetaMask mo, and ito yung pinaka-token, right? Token. Tapos, di ba, usually, may logo. May logo yan dyan. Pag nakita mo yung logo, may URL na pinapapunta ka pa sa URL na yun bago ka makagalaw, magdobli ingat ka na. Most likely, baka peke na talaga yun. So, pangalawa naman, pag iyong na-i-approve na, kunwari, late mo nang napanood tong video na to, punta ka sa app.unrec.net. So, sa app.unrec.net, i-coconnect mo lang yung, ano, yung iyong wallet, and from there makikita mo na kung anong mga nandiyan na transactions or mga coins na andiyan, mga what do you call these contracts na naka-approve. So let's take this for an example. Iko-connect ko yung aking wallet, okay? Titignan natin kung ano yung mga lalabas. So CBC, which is Crypto Blades character, skill and skill. So para sa akin, kilala ko itong mga to, although nakasulat dito na unknown, 'di ba? Unknown, unknown. Pwede mo namang hanapin 'yan eh. Right? Copy natin to. Okay, so de-demo ko lang muna sa inyo guys. So kunwari ito, CBC yung token. Makikita mo yan sa Binance Smart Chain Explorer, which is BSC scan, di ba? Tayo pupunta. Makikita mo, ayan o, Crypto Blades character. At ano ba itong mga to? Ano yung mga nagiging transaction niya yan? So makikita mo, active ito na nangyayari. Approve, approve, approve. Safe transfer from. So ito yung mga nangyayari. 1 minute, 12 seconds ago, etc. So it's the same thing. Kinopy ko ito, itong skill natin na ito, di ba? Yan. May kita mo dyan. Dito pala siya. Crypto Blade skill token. So alam mong nandun siya. Pangatlo naman ito, kunwari ito, unknown, yung contract mismo, di ba? Kinopy ko yan at pinaste ko dito. Ito na siya, guys, no? May kita mo Crypto Blades gameplay. So more or less, andyan, fight. May kita mo familiar yung mga contract. So once na may makita ka dito na hindi familiar sa'yo, at saka hindi mo maalala kung saan ang galing, it's better siguro na i-revoke mo na lang. Kasi if ever na kailangan mo naman talaga siya and you will be using it legitimately at legit naman yung contract, once na bumalik ka naman dun sa contract na yon, most likely you can re-approve it to a point na mas kilala mo na siya this time, right? So ganun lang guys, hopefully may nakuha kayong lesson dito sa ating airdrop scam alert. At paano ito maiwasan? Kasi airdrop scams are here to stay, I believe, no? May mga tao pa rin talagang mabibiktima nito unless talagang maikalat natin itong information na to. So for me, ang request ko lang, if ever may mga kilala kayong nasa crypto world, no, nagumagamit ng MetaMask or whatever, ganyan, na hindi pa alam at hindi pa aware tungkol sa scam na ito, sa modus operandi na to, eh isend nyo lang tong video na to, no? So I will try to add more light dun sa mga ganitong klaseng scam, ano ba yung mga existing scam right now and how to prevent them as much as I can. But yes, I will really really need your help to send me some details, to send me some ideas kung paano ba ito nakikita at na i-implement ng mga masasamang tao, and at the same time, no, paki-share na rin po sa mga kaibigan natin. So yun lang po, this is Dexter, hopefully nakatulong ito. I'll see you again next time. Peace and much love. Sana i-like nyo po itong video na to, that's the only way na medyo tataas yung mga chances na mapanood ito ng ibang tao, no? So please like, subscribe to our channel, and of course leave your comment. I'll see you again next time. Bye bye. And if the ad applies to you, no, panoorin nyo na lang po. Bye bye.